Sumusulong na ang ating daglian at pansamantalang tulong sa mga pamilyang Pilipino na nagigipit ng pandaigdigang presyo ng lagis at bigas. Kanina, pinirmahan natin ang batas na hindi na kailangan magbayad ng income tax ang mga sumasahod lamang ng minimum wage. Mula naman sa value-added tax sa langis na kinokolekta sa mga may kayang dekotse, naglaan tayo ng 4 milyong piso upang pondohan ang iba't ibang programang pangmahihirap na tinatawag dating katas ng VAT. Sa namang kalipas na linggo, sinimulan natin ang unang katas ng VAT sa paglunsad ng pantawid kuryente, ang 500 pisong tulong sa kumukonsumo ng hindi hihigit sa 100 kilowatts. 4 milyong pamilya ang mabibigyan ng 2 bilyong pisong nakalaan sa programang ito. Nagbigay rin tayo ng katas ng VAT para sa mga estudyante sa halagang 1 bilyong piso, kalahating bilyon para scholarships at mahihirap, at kalahating bilyon bilang pautang sa malapit na magtapos. Nakalaan ang mga scholarships sa nag-aaral sa mga kursong kailangan sa pagpapalago ng pagkain tulad ng agrikultura. Samantala, sa ilalim ng programang Safer SR, Student Assistance Fund for Education for a Strong Republic, makakahiram ng hanggang 8,000 piso sa isang semestre ang estudyante na sa 3rd, 4th, or 5th year. Kahapon, inilunsad ang 1 bilyong pisong pautang sa mga namamasada sa jeepney at iba pang pampublikong sasakyan upang magpalit ng makina para magamit ang LPG, CNG, biofuel at iba pang alternatibong pangkarga sa sasakyan na malaking mura kaysa sa gasolina at diesel. Sa darating na buwan, maglalaan tayo ng kalahating bilyong piso para sa mga bombilyang fluorescent na mababang konsumo ng kuryente. Pero ngayon, kailangan namang bigyan aksyon ang mga pangmatagalang pagkilos upang pagtibayan ng seguridad sa pagkain at enerhiya para sa hinaharap. Itong pagpupulong ngayon ng National Food and Energy Council at NEDA, papaksain ng DOST na nagdidiriwang ng kanyang 50th anibersaryo itong buwan, ang teknolohiya para mapalakas ang produksyon ng pagkain. Titiyakin natin at todo-todo ang suporta para sa pagtanim ng palay sa Hulyo, kasama rito ang paggamit ng mabisang teknolohiya upang todo-todo rin ang ating aanihin. Rerepasuhin din natin ngayon sa pangunguna ng PNS ang mga mahalagang proyekto sa infrastruktura at programang pangmasa na inaatas natin noong mga nakaraang SONA. Bagamat abala ang gobyerno sa kasalukuyang mga problema ng langis at bigas, hindi natin kinakaligdaan ang mga kalsada, daungan, paliparan, patubig, paggamot at paaral na kailangan ng bayan. Mahalaga ang ganito mga proyekto sa infrastruktura at serbisyo publiko upang maabot kaya ng lahat ang sapat ng pagkain, bunga ng murang transportasyon, malawakang patubig at modernong kaalaman at pautang sa hanay na magsasaka at pangingisda. Maraming salamat.